Module 4 Scouting Skills. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ako po si Jamila M. Ali, ang Base 1 Commander ninyo sa araw na ito. Pwede nyo rin po akong tawagin Ma'am Jam. Pero bago tayo magsimula, tandaan natin ang mga panuntunan sa ating virtual campus. Una, ihanda ang mga kagamitan na gagamitin para sa scouting skills. Pangalawa, i-mute ang mic at i-on lamang ito kung kinakailangan. Pangatlo, sundin ang direksyon na tinuturo ng guro. Pang-apat, makinig ng mabuti. At pang-lima, makilahok sa mga gawain. Welcome sa Base 1! Ang pag-aaralan natin sa araw na ito ay ang knots at hitches. Handa na ba kayo makinig? Maghanda ng tali o sintas para tayo ay mag-umpisa na. Ang unang gagawin natin ay tinatawag na overhand knot. Ang overhand knot ay ang pinakasimple na single strand stopper knots. Ito ay maaari ding gamitin para maiwasan ang pagkalas ng lubid sa dulo nitong bahagi. Mga paraan sa paggawa ng overhand knot. Una, bumuo ng isang loop at ipasa ang dulo dito. Higpitan ito upang mabuo ang overhand knot. Kapag hinila ng mahigpit, maaari itong gumana bilang isang simpleng knot ng stopper. Tara, panoorin natin ang maikling video. Ang square knot ay maraming gamit ngunit hindi kung saan kritikal ang kaligtasan. Halimbawa, maaari mong itali ang isang takip ng layag sa isang layag. Maaari mong itali ang string sa isang regalo. At maaari mong itali ang mga lace sa iyong sapatos. Ito ay ginagamit sa pagdugtong ng lubid na magkapareho ang laki at ginagamit sa pagtali ng triangular bandage. Pamamaraan sa paggawa ng square knot. Una, kumuha ng dalawang lubid at i-cross ang mga ito, pwedeng pula sa asul upang bumuo ng isang kalahating buhol. Tumawid sa kanila sa pangalawang ulit, pula sa ibabaw ng asul muli, at hilain ang dulo ng masikip upang mabuo ang square knot. Tara, panoorin natin ang maikling video. Kasunod naman ay tinatawag na Fisherman's Knot. Ang totoong pangalan ng Fisherman's Knot ay ang pinagbuti na knot ng clench. Ngunit noon, maraming taong tumatawag dito sa knot ng fisherman dahil alam ng bawat angler kung paano ito itali. At madalas itong unang buhol na natutunan nila, maglakip ng isang linya ng pangingisda sa isang kawit or hook. Mga paraan ng paggawa ng Fisherman's Knot. Una, gumawa ng isang loop gamit ang isang lubid at ipasok ito sa dulo. Gumawa ng isa pang loop na may asul na lubid at isuksok dito ang dulo neto. Higpitan ang dalawang individual na buhol sa dulo. Hilahin upang humigpit ang mga buhol. Tara, panoorin natin ang maikling video. Ngayon naman ay tinatawag na bowline knot. Ito rin ay tinatawag na life-saving knot o rescue knot sapagkat ito ay pinakaginagamit lalo na kapag may nalulunod. Ang
dalawang bow lines ay maaaring maihinay ng magkasama upang sumali sa dalawang lubid. Mga paraan sa paggawa ng bow line knot. Una, bumuo ng isang maliit na loop. Pangalawa, idaan ang dulo ng lubid sa loop. Pangatlo, idaan ang dulo ng lubid sa likod na nakatayong tali. Pang-apat, pagkatapos ilusot ulit ang dulo ng lubid sa maliit na loop. Tara, panoorin natin ang maikling video. Kasunod naman ay tatawagin natin timber hitch knot. Ginagamit na panimulang tali ng diagonal lashing at panghila ng troso. Kailangan lang ng siguraduhin nating higpit ang pagkakatali. Ang timber hitch ang pinakakailangan lalo na kapag may mga dinadalang malalaking kahoy para gamitin sa ating mga campfire o di kaya ginagamit din ito sa mga clearing forest. Mga paraan para gawin ang timber hitch knot. Una, idaan ang dulo ng lubid sa paligid ng troso o kahoy. Ibalot ang dulo sa paligid neto ng 3 beses at higpitan ang buhol upang ang 3 ikot ay maigpit na nakabitin sa troso o kahoy. Tara, panoorin natin ang maikling video. Kasunod naman ay tatawagin natin sheet bend. Ang sheet bend ay ang buhol na dapat mong gamitin upang itali ang dalawang lubid. Maaari mong itali sa isang sheet o kumot dito kung iyong ititiklop ang sulok ng sheet sa isang punto at palitan ito para sa kaliwang lubid sa ibaba. Mga paraan sa paggawa ng sheet bend. Gumawa ng isang loop at ipasok ang kabilang tali pataas at iikot pababa. Ipasok ulit ang tali sa isang pagitan. Tara, panoorin natin ang maikling video. Ngayon naman, dumako tayo sa 8 knot. Ang 8 knot, ito ay nahalitulad sa numerong 8 dahil sa hugis ng buhol. Ito ay isa sa pinakamatibay na buhol. Bumubuo ito ng isang ligtas at di madulas na loop sa dulo ng isang lubid. Kilala rin bilang isang Flemish bend at karamihan sa gumagamit nito ay ang mga mahilig umakyat ng mga bundok o mountain climbing. Ngayon naman, mga pamamaraan ng paggawa ng 8 knot. Una, gumawa ng isang loop na may isang dulo. Pangalawa, sumunod ay idaan ang dulo sa pamamagitan nito. Pangatlo, hilayin ang magkabilang panig upang ayusin ang buhol. Pang-apat, ang natapos na buhol ay kahawid ng isang numerong 8 o 8. Tara, panoorin natin ang maikling video.
Ngayon, dumako tayo sa 2 half hitches knot. Ang 2 half hitches ang pinakaginagamit sa pagtatali sa poste tulad ng ating mga tent at bandila. Mga pamamaraan ng paggawa ng 2 half hitches knot. Una, ipasang lubid sa paligid ng poste at pagkatapos ay sa pagitan ng mga lubid upang makagawa ng isang half hitch. Paikutin ulit ang lubid upang gawin ang pangalawang half hitch. Tara, panoorin natin ang maikling video. Ang pag-aaralan natin ay ang top line hitch knot. Ang top line hitch ay isang adjustable loop knot para magamit sa mga linya sa ilalim ng pag-iting o tension. Ito ay kapaki-pakinabang kapag ang haba ng isang linya ay kailangang ayusin upang mapanatili ang tension, hindi magkalayo sa 2 half hitches. Ito rin ay ginagamit sa pagtali ng peg ng tent. Ito naman ang mga paraan ng top line hitch knot. Una, gumawa ng silo o loop sa lubid sa poste at ilusot ang dulo ng lubid sa loop. Ipulupot ito ng isang beses palabas ng loop. Ilusot ulit ito sa isa pang loop. Higpitan ang buhol at slide ito sa nakatayong linya upang ayusin ang tensyon. Tara, panoorin natin ang maikling video. Ngayon naman, pag-aralan natin ang double hitch knot. Ang paghawak ng club ay tinuturing na isa sa pinakamahalagang mga buhol at karaniwang tinutukoy bilang isang double hitch. Ang club hitch ay dalawang sunod-sunod na half hitches sa paligid ng isang bagay. Ito ay pinakamabisang ginagamit bilang tawiran at ginagamit ito sa pagsiguro ng mga linya na tumatakbo kasama ang isang serye ng poste, pagsisimula ng lashings at ayusin ang mahinang pagbubuklod. Mga paraan ng paggawa ng double hitch knot. Una, ipasa ang dulo ng lubid sa paligid ng poste. Magpatuloy sa nakatayo na dulo at sa paligid ng poste sa pangalawang pagkakataon. I-thread ang dulo sa ilalim ng sarili nito at hilay ng mahigpit upang mabuo ang club hitch. Tara, panoorin natin ang maikling video. Anong uri ng knots at hitches ang nagustuhan ninyong gawin? Para sa inyong activity, pumili ng 5 knots or hitches. Gawin ito at picturan. I-collage ang mga larawan at huwag pong kalimutan lagyan ng pangalan at isend ang inyong activity sa ating group chat or FB group. May katanungan po ba? I-type ang inyong tanong sa comment box. Boy Scout of the Philippines, mabuhay! Sa pagtatapos ng ating aralin, naway marami kayong natutunan sa ating leksyon.
palakpakan at batiin ninyo ang inyong mga sarili sapagkat natapos ninyo isagawa ang aralin ito. Maraming salamat sa pakikinig. Hanggang sa muli!